Ang ulat panahon ni GMA resident meteorologist Nathaniel Mangtani Cruz. O mga kapuso, dalasan pa po natin yung pag-inom ng tubig ha. Kahit ikaw ay nasa bahay o stay at home o nagtatrabaho ka sa labas ng bahay. Patuloy po kasi, no? Lalong umiinit ang panahon sa ilang bahagi ng bansa. At ito ay dahil sa patuloy ng pag-ihip ng easterly sa mga kapuso. Sa initial na datos ng PAGASA, umalo sa 46 degrees Celsius ang pinakamataas na init factor ngayong araw na naitala dyan sa may Dagupan, Pangasinan. Maalisangan din sa Sangley Point, Cavite at El Salvador City dyan sa Misamis Oriental kung saan naramdaman naman yung 45 degrees Celsius na init factor. Maging I'm ready po mga kapuso dahil yung ganyang katataas na init factor ay posibleng magdulot ng heat exhaustion, heat cramps o heat stroke. Bukas, dahil pa rin sa easterlies, posibleng umabot ng 40 degrees Celsius ang init factor dito sa Metro Manila. Nasa 42 degrees Celsius naman po sa Tuguegarao City, Cagayan at Cabanatuan, Nueva Ecija. 40 degrees Celsius na init factor ang inaasahan sa Tagbilaran dyan sa Bohol at Cotabato sa Maguindanao. 39 degrees Celsius naman po dyan sa Catbalogan Summer at Zamboanga City sa Zamboanga del Sur. At mga kapuso, ha, kahit taginit, inaasahang mapapadalas na po ang thunderstorm na posibleng pagmuna ng hail o yung maliliit na yelo. Gaya nangyari dyan sa may Atok Benguet kung saan ikalawang beses ngayong Mayo muling nakaranas ang pag-ulan ng hail o yelo. Matapos ang ulan, malalaking bloke ang nabuo ng maipon yung mga butil ng yelo. Nagkakaroon po ng hailstorm, mga pag-ulan ng yelo mga kapuso kapag may intense o malakas na thunderstorm. Sa datos naman ng Metro Weather sa Luzon, mababa ang tsansa ng ulan maghapon, maliban po dyan sa mga probinsya ng Aurora, Quezon, Mindoro Oriental, Palawan at Camarines Norte na posibleng makaranas ng mga pag-ulan dulot ng thunderstorm. Maghapon naman ang ulan dyan sa may Samar at Leyte provinces at may mahinang katamtamang ulan pagdating sa hapon, dulot pa rin ng thunderstorm dyan sa may Panay at Negros Islands. Sa Mindanao, maliit lang ang posibilidad ng ulan sa umaga sa malaking bahagi po, maliban dyan sa Rio ng Caraga. Pero pagdating ng hapon, may tsansa ng thunderstorm, lalo na dyan sa Davao at Soxardian region. At ito ay dahil naman sa epekto ng intertropical convergence zone. Yan po yung pagsasanib ng hangin na nagdudulot ng mga pagkulog at pagkidlat. Maging I am ready sa banta ng baha o landslide, dulot ng intense thunderstorm mga kapuso. At para naman sa Metro Manila, magpapatuloy yung bahagyang maulap na papawirin at mga kapuso, mababa pa rin po yung tsansa ng ulan. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Servisyong totoo ng GMA News.